Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakilig, napaka-sweet at talaga ng mga nagtitrending na love story ni Kalingap Tata at Ate Marjo. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay nakita nga noon ni Kalingap Tata ang napakaganda at napakasimple na may maganda at nakakaakit ng ngiti na si Ate Marjo. At syempre talagang mabihag kagad ang puso ni Kalingap Tata. Kaya naman hindi na nga maalis ang tingin ni Kalingap Tata doon at inaasar na siya ng mga kasama niya na talagang grabe siya makatingin sa dalaga. Inamin naman ito ni Kalingap Tata sapagkat sobrang nabibighani daw siya sa ganda ni Ate Marjo. Kaya naman tinanong agad ni Kalingap Tata kung ano ba ang Facebook o ano ang pangalan ni Ate Marjo sa Facebook. Nang sa ganon ay ma-add niya ito. Binigay naman ni Ate Marjo ang kanyang pangalan sa Facebook, kaya naman naging mag-friend sila. At nung na-search na nga ni Kalingap Tata ang name ni Ate Marjo ay sobrang kinikilig ito at talagang parang hindi na nga nakababa ang mga ngiti sa labi ni Kalingap Tata simula naging friend sila sa Facebook ni Ate Marjo. Pwede mo lang ang Facebook? Okay lang, nakasama ka sa vlog namin. Friend lang naman. Okay lang. At least may nakasama ka. Ano ba yung mga camera? Ano yan? Famous na si Ma Marjorie? Oo nga. Marjorie? Maganda talaga siya, bro. Grabe. Okay lang ba nakasama ka sa vlog? Okay, kanina pa. Tata, yung tingin mo. Toto. Ay, nabihag ako. Pangarap na buhay. Punong-punong kulay. Sa isang suyap mo. Ayos na ako. Sa isang suyap mo. Napapahilig kami. Hoy! Doon muna kayo. Bakit? Humingi ako ng Facebook. Ay! Malaman nyo eh! Tulog. Sinabi na nga sa akin, paano ko malalaman? Ano ang apelyido te? Clock 9. Madyo lang. Hanapin mo na, Tol. Message mo na agad ngayon para tingnan natin kung mag-reply. Bagal nyo. Ano po, add ko kita? Huwag mong unahin si Tata. Huwag mo, may asawa ka baga. Si Tata, walang asawa yan. Grabe at talagang nandun ng mga kaibigan ni Kalingap Tata ng mga vlogger upang i-push si Kalingap Tata kay Ate Marjo. Sapagkat sino nga namang hindi mabibighani sa kagandahan ni Ate Marjo. E sa tuwing ngiti nito ay parang paulit-ulit na nahuhulog si Kalingap Tata sa kanya. Kaya naman hindi talaga umalis si Kalingap Tata sa tapat ng tindahan nila nung araw na yon. Oh, misis mo na! Kinikilig na ako, ha? Magkakaroon nga na ng love team? Pwede ba? Magkaroon ng love team? Di, well, personal mo na. Huwag mo. Hindi talaga niya. Ha? Baka nag-comment na lang, Ate Marjo. Excited? Yeah, I'm excited. I'm very 100%, you know? Barrel yan, na? Sino, may sinasabi niyo naman. Iba. Kalingap Tata, kami gumagumulag kami. Sobrang maganda, sobrang pangit. Huwag mo nga kasi yung pangunahan si Tata at nag-discuss. Mag-usap kami. Bagay ba kayo? Oo. Maganda, pangit. Kami ang bagay. Hindi kayo bagay, tao kayo. Bye natin, Marjo. See you. Oh, bye-bye na. Bakit inati mo, masasama ka. Yan yung bata pinunta ni Kalingap Tata. Ano yan? Yung pogi. Tas maganda. Hindi, yung pogi na. May tsura yung pamangkin. Pinsan pala, hindi po mangkin. Pinsan? Ba't ang dami dito, Ate Marjo, magaganda sa lugar niyo? Ba't isa ka na dun sa pinakamaganda dito sa lugar niyo? Siguro dati itong ano, lumalaban dito sa competition sa atin. Oo. Hindi? Talagang tinago mo lang ang beauty mo, no? Dahil nga medyo nagtagal sila doon, ay mas nakilala pa nila si Ate Marjo. Nalaman nga nila na si Ate Marjo pala ay magpupulis at wala daw itong boyfriend sa kasalukuyan. Siya daw ay single, kaya naman sabi ni Kalingap Tata ay bagay na bagay daw sila sapagkat single si Ate Marjo at single din naman daw siya. Tinanong din nila kung ilang years na bang single si Ate Marjo at sagot nito ay 5 years na single na din daw ito.
Nagtanong din sila kung may naging boyfriend na ba si Ate Marcho. At sagot naman ni Ate Marcho ay, dati daw, ngunit isa lang, at nagtagal ito ng 4 years. Kaya naman sabi ni Kalingap Tata ay okay daw yun sapagkat ngayon ay single na siya at single na rin si Kalingap Tata. Kaya sana nga daw ay mabigyan siya ng pagkakataon ni Ate Marjo sapagkat gantang-ganda daw siya sa dalaga at hangang-hanga siya dito dahil ngayon lang daw siya nakakita ng isang dalaga na parang nagustuhan niya kagad dahil sa dami-dami ng mga babae na nakikita niya. Ay talagang kay Ate Marjo talaga siya nabighani dahil sa kasimplehan nito at kakaibang beauty. Maganda kasi niya bro, amin ako maganda talaga siya. Ano gusto mo, ligawan mo ba? Hindi, friend lang muna. Pero ba, kung ano, kung... Pero kung may pagkakataon, liligawan mo. Bakit hindi? Eh, single naman siya. Single ka? Single ako. Kaya mo ba ang kaliwat kanan na ano, judo karate? Kakayanin. Para sa kanya? Para sa kanya. Kasi ano yan mga kalinga, pulis. Nagpupulis siya ito, ipupulisan na lang ulang. Pulis. Eh, sa... Eh, vlogger ako, pulis. Pulis siya, buhay na yung ano namin, pamilya. Sobra na yan. Dapat itigil natin yan. Baka pulis na tayo ng tuluyan. Ate, tatanungin lang kita isa lang. Kung may pagkakataon ba, may pag-asa si Kalingap Tata? Wala pa nga akong maramdaman. Hindi ako nakakaramdaman. Wala siya naramdaman? Ha? Hindi, since birth ba wala kang ganyan shota? Talaga kasi. Wala kang naging boyfriend? Mayroon naman, isa. Isa lang? Ilang taon gano'n? Walang basta na 4 years. Uy! Basta na count! 4 years daw sila. Ta, ano masabi mo ta? Ano masabi mo? 4 years daw? Naging sila. Matagalan pala to? Matagal. Pang ano? Pang long term? Ngayon wala na sila. Wala na daw matagal. Ilang taon natin wala na? Ay, 5 matagal na to. Huwag mo nang tanongin ang dahilan. Grabe at parang sobrang tagal talaga nila Kalingap Tata at ng mga kasama niya noon sa tapat ng tindahan nila Ate Marjo. Sapagkat hindi nagsasawa si Kalingap Tata na makita ang napakaganda at napaka-angelic na beauty ni Ate Marjo. Talagang na-appreciate na daw ito sapagkat sa dinami-dami niya daw pinupuntahan na lugar at nakasalamuhang mga babae ay marami na daw siya mga nakitang mga mukha. Ngunit ngayon pa lang daw siya na parang napapatulala siya at talagang humahanga sa beauty ng isang babae. At kaya Ate Marjo nga lang daw yun. Kaya naman kung bibigyan daw siya ng pagkakataon sa hinaharap ay kung pwedeng ligawan niya daw si Ate Marjo, ay talagang liligawan niya ito sapagkat gustong-gusto talaga ni Kalingap Tata ang kabaitan ni Ate Marjo, kasimplihan niya at talagang natatanging beauty niya. Kaya naman hindi nagtagal ay hindi na rin nakapigil si Kalingap Tata at sinimulan niya na din na haranahin ang dalaga na si Ate Marjo. At habang inaharana naman siya ni Kalingap Tata ay kinikilig din ito. Alam mo, viral akong humanga sa babae. Oo. Talagang, magandahan pala ako sa kanya. Parang niya. Alam mo, tiyaga lang. Ako, marami na akong na-encounter ng mga babae ito. Tiyaga lang. Marami akong nakita. Makukuha mo din si Marjo. Parang kaiba yung ganda niya. Kung Philippine, Philippine beauty. Pinay beauty. Ayaw. Dawi siya mag-smile, ang ganda niya mag-smile. Saan ba? Smile daw, smile daw. Medyo. Smile daw. Oo, tingnan mo. Si smile, sa ngiti pa lang. Inuto nyo. Hindi ah. Yun, marami na. Hindi. Hindi na nga, inaharan eh. Hindi mo alam. Pinapangarap ko ikaw ay akin. Ay, grabe. Pantas pa. Sige, ituloy nyo doon. Ituloy nyo doon. Ang labi. Ay, mapuno talaga ang labi niya. Matingkad mong ngiti. Matingkad talaga ang ngiti. Maabot hanggang sa langit. Grabe talaga ang pagkanta noon ni Kalingap Tata. Talagang galing na galing sa puso ang bawat lyrics na binabanggit niya sa kanta. Talagang kitang-kita natin na nahulog na talaga sa kagandahan ni Ate Marjo si Kalingap Tata. Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakilig. Napaka-sweet at sobrang nagtitrending na istorya ni Kalingap Tata at Ate Marjo. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!